kalendaryo ay mahalaga sa bawat tao. Ito ay parte na ng buhay ng bawat isa. Dahil dito nakabase ang pang-araw-araw na gawain at nakakatulong sa pagiging organisado ng mga tao. Ngunit maniniwala ka ba na pati ang kalendaryo ay may kakabit na pamahiin? Bago ako magpatuloy ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment kung may mga katanungan at suggestion. Noong panahon ng ating mga ninuno, ang araw at oras ay binabase lamang sa galaw ng tubig, buhangin, araw, buwan, at mga bituin. Kaya maswerte tayo sa panahon ngayon. Dahil isang tingin lang natin sa kalendaryo ay alam na agad natin kung anong araw at petsa na. Sa maniwala kayo at hindi, ang kalendaryo ay mayroon ding pamahiin para sa tao at sa tahanan. Narito ang ilang paniniwala sa hiwaga ng kalendaryo na may kaugnay sa pamahiin. Nakaugalian na at naging tradisyon na ng lahat sa atin na kailangan na magpalit ng kalendaryo kapag natapos na ang taon. Kaya naman pagpasok pa lamang ng Burmans, ay iba't ibang disenyo ng mga kalendaryo ang makikita nating ibinebenta sa mga tindahan o kaya naman ay isa sa mga ipinamimigay ng mga establishmento o kumpanya. Na pati ang mga politiko ay nagbabahagi rin ng mga ito dahil ang kalendaryo ay importante sa tao. Sa mga hindi alam na may pamahiin sa kalendaryo, ay tiyak na excited na isasabit ito agad-agad sa magandang pwesto sa kanilang bahay. At sa mga pamahiing tao naman, ay hihintayin nila na magpalit muna ang taon bago ito isabit. Malas daw magkabit ng kalendaryo kung hindi pa pumapasok ang bagong taon. Kumbaga huwag i-connect ang taong aalis sa taong papasok para di maisama sa taong darating ang mga negatibong nangyari sa taong darating. Iwasan na magsabit ng kalendaryo sa likod ng pintuan, lalo na sa pintuang main entrance ng inyong bahay. Hindi magiging maganda ang mga araw na darating sa iyo at kakapusin ka pa sa pera na kahit anong ipon at pagsisikap ang iyong gawin ay lagi kang kukulangin sa pera kung ito ay isasabit mo sa likuran ng iyong main entrance na pintuan. Mas mainam na ipwesto ang kalendaryo sa makikita ng tao upang ito ay nakapag-aanyaya ng swerte sa bawat araw sa iyo at sa inyong tahanan. Masamang punitin at sunugin ang kalendaryo. Noong unang panahon ay iginagalang ng mga sinaunang tao ang paraan kung paano nila natutukoy ang bawat araw at oras na lumilipas dahil naniniwala sila na ito ay kaloob ni Bathala. Sa ngayon, ang paraan ng pagtukoy sa araw at oras ay nasa papel na at tinawag nating kalendaryo. Kaya naman ang pagpunit at pagsunog dito ay isang pagkawalang galang na pinaniniwala ang magdudulot ng kamalasan. Ang kalendaryo ang nagpapaalala sa atin na mga nakatakdang gawain natin sa araw-araw. Dito natin nalalaman ang paglipas ng panahon at tinatandaan ang mga araw at petsa ng masayang nangyari. Pati na rin ang mga pangit at di magandang pangyayari sa taon o araw na lumipas na naging kasaysayan na sa mundo, bansa at sa ating sarili.